Welcome sa isa na namang video that will make you a money smart Pinoy. Dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga paraan para ma-develop mo ang habit ng pag-iipon. Ito ay ang 52-week ipon challenge. Na-introduce ko na ito sa isa kong video. Pero sa video na ito, hihimayin natin ito ng mabuti. So, kung ready ka na, magsimula na tayo. Ang 52-week savings challenge ay nag-viral noon sa iba't ibang social media at blogs sa US. Di nagtagal, ang challenge na ito ay nakarating sa ating mga platform. At isa sa mga vlogger na sinubukan gawin ang challenge na ito ay si Rhea Mocoro ng Kuripot Pinay noong 2014. By the end of the year, nakapag-save siya ng higit sa 60,000 pesos. Mula noon, marami na rin Pinoy ang sumubok sa challenge na ito at nagtagumpay. Malay mo, isa ka na sa makakakonquer ng challenge na ito. So, paano nga ba nagwo-work ang 52-week ipon challenge? Ang challenge na ito ay simple lamang. Ito ay ang pagsisave weekly ng may fixed increment amount sa loob ng 52 na linggo o isang taon. Halimbawa, ang napili mong increment amount ay 20 pesos. Sa first week mo, 20 pesos ang isisave mo. Sa ikalawang linggo, 40 pesos na yan o doble na. Sa ikatlong linggo, triple na ang isisave mo o 60 pesos na hanggang sa maabot mo ang ika-52nd na linggo. Madali lang, di ba? Yes, madali lang. Pero bago mo gawin ito, may ilang mga bagay kang dapat isaalang-alang. Courtesy of Kuripot Pinay, ito ang mga bagay na dapat mong i-consider sa paggawa mo ng 52-week ipon challenge. Una, dapat may goal ka. Ito yung reason kung bakit ka mag-iipon. Kung mayroon kang goal, ito ang magmamotivate at mag-i-inspire sa'yo na tapusin ang challenge na ito. Halimbawa, may gusto kang bilhing gadget o mamahaling gamit. Kada linggo, makikita mo na dahan-dahan mong naaabot ang goal mo pag nag-commit ka sa challenge na ito. Pangalawa, dapat may piggy bank ka. Kailangan mo ng paglalagyan ng perang iipunin mo. Pwede kang gumamit ng kahit anong material. Pwedeng plastic container, bote o garapon o kahit ano. Gumamit ka ng pag-iipunan kung saan ka komportable. Pero mas advisable na sealed ito nang sa ganon, di ka matempt gamitin ito o bilangin ng bilangin from time to time. Pangatlo, dapat may susundin kang template. Kailangan mo ng template para makita mo kung magkano ang amount na masisave mo by the end of 52 weeks. Pwede mo itong i-download mula sa description. Tingnan natin kung magkano ang pwede mong maipon sa challenge na ito. Kung ang increment amount na napili mo ay 1 peso, after 52 weeks, mayroon ka ng 1,378 pesos. Kung 5 pesos naman ang napili mong increment amount, after 52 weeks, mayroon ka ng 6,890 pesos. Kung 10 pesos naman ang napili mo, after 52 weeks, mayroon ka ng 13,780 pesos. Kung 20 pesos naman, after 52 weeks, mayroon ka ng 27,560 pesos. Kung 50 pesos naman, mayroon ka ng 68,900 pesos after 52 weeks. At kung 100 pesos naman ang napili mong increment amount, mayroon ka ng 137,800 pesos after 52 weeks. Kalain mo yun, posible pala makaipon ka ng malaking halaga basta tatapusin mo lang ang challenge na ito. Siya nga pala, pwede mo rin itong gawin ng pabaliktad kung gusto mo magsimula sa malaking amount. O ayan mga kaibigan, ang 52-week ipon challenge. Kung gagawin mo ang challenge na ito, anong increment amount ang pipiliin mong isave? I-comment na yan nang sa ganon marami ang ma-encourage na gawin ang 52-week ipon challenge. Good luck sa pagtanggap mo ng hamon na ito. Pero bago tayo magpaalam, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kung may mga bagong video na gaya nito. So paano? Hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next video.